Naalala nyo ba ang utos na mag-import ng asukal nung nakaraang taon na napo na dahil walang pirma ng Pangulo at di pala niya aprobado? Ang latest na utos para riyan, wala rin lagda ng Pangulo kaya pinupo na ng ilan. Ano kayang pagkakaiba at legal ba yan? Nakatutok si Bernadette Reyes. Naka-upload sa website ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang Sugar Order No. 6 na nag-oautoriza ng pag-aangkat ng 440,000 metric tons ng refined o puting asukal. February 15, nang matatakan ng Office of the President at pirmado ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, Acting SRA Administrator David John Thaddeus Alba, Miller's Representative Mitzi Mangwag at Lanter's Representative Pablo Luis Ascona. Pero wala itong pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Chairman ng SRA Board bilang Agriculture Secretary. Pero sabi ni Ascona, legal ang Order No. 6 na dumaan raw sa mga tamang opisina. The SO becomes valid if it is signed by the three members of the board and the ex-officio chairman, which is the Department of Agriculture, or whoever he authorizes. Since Undersecretary Panganiban already signed it, we sent it to Malacanang for review and then binalik ng Malacanang with no comments, so it was deemed approved. Matatanda ang naunang napuna ang Sugar Order No. 4 para sa importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal na noong unang nilabas ay walang pirma at hindi naman daw pala aprobado ng Pangulo. Sabi ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, baka kalaunan daw ay sabihin ng Malacanang na iligal ang kautusan. Dagdag niya, lalo lang daw papatay ng importasyon ang industriya ng asukal sa bansa. Pero git ni Ascona, dumaan sa tamang proseso ang Sugar Order No. 6. Nagbigay rin daw ng importation plan ng Sugar Board sa Pangulo bago gumawa ng Sugar Order. Para rin sa United Sugar Producers Federation of the Philippines na isa sa mga grupong pabor sa importasyon, wala raw problema kung walang pirma ng Pangulo ang order. Ibang usapan na to, no? Kasi handpick naman to ni Presidente yung USEC niya. So I believe he can sit in or sign foreign on behalf of the President. Punto naman ni Senadora Risa Ontiveros, mas mahalagang masagot kung bakit 440,000 metric tons ang iaangkat, samantalang 330,000 metric tons lang ang sinulong ng tatlong malalaking samahan ng sugar producers. Bakit rin daw binigay sa DA ang pagpapasya sa alokasyon sa mga importer samantalang noon nakabase ito sa mechanical computation? Nauna nang siniguro ng Sugar Board na hindi tatamaan ang local farmers sa pagpasok ng halos kalahati milyong metriko tonelada ng asukal. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Malacanang at ang Department of Agriculture hinggil rito. Sa pagpasok nito sa bansa, umaasa ang mga sugar stakeholders na lalo pang bababa ang presyo ng asukal sa mga pamilihan na hanggang ngayon umaabot pa rin hanggang 110 pesos kada kilo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.